May naglalabasang balita ngayon na ang cold or reheated na pasta, kanin, patatas ay mas maganda daw sa diabetes. Bahaw, di ba? Yung mga kanin na naiwan, nalagay sa ref, mas maganda daw. Mas hindi daw nagpapataas ng blood sugar. Tingnan natin yung pag-aaral. Okay, sa lahat ng bagay, may pros and cons. Kahit sa mga news, sasabihin nila very positive. Pero syempre tayo, gusto nyo ba kumain ng malamig? Baka sumakit ang tiyan nyo. Diba? So kayo ba ay team mainit na kanin o team bahaw? O tingnan natin ha, ang mga pag-aaral. Actually, maliliit yung mga studies nila na ang pinalamig na carbohydrates mas maganda daw sa maliliit. Like itong study na to, 2015. Okay? Sa 2015, 15 patients lang ang pinag-aralan eh. Pero nasa tatlong grupo sila. Isang grupo, mainit na kanin ang pinakain. Isang grupo, pinalamig lang sa room temperature. Parang naiwan na bahaw lang. Kanin lamig. Yung isa naman, nilagay sa refrigerator. Actually, parang freezer na to. 4 degrees eh. Tapos, nilagay sa ref ng matagal. Yan o. Tapos, ininit na lang afterwards. Diba? Bago kainin. Dito sa tatlong grupo, mas tumaas ang blood sugar sa bagong sinaing. Dito sa nilagay sa ref na kanin, doon pinaka mababa ang pagtaas sa blood sugar. So, mukhang mas maganda itong cold rice na ininit. Explain ko mamaya kung bakit. Noong 2022, inulit din yung pag-aaral. Pero ito naman, ginawa na sa mga taong may type 1 diabetes. 32 patients, mas marami. Dalawang grupo. Isang grupo, mainit na kanin, bagong luto. Isang grupo, ganun din. Pinalamig yung kanin sa refrigerator, 4 degrees, tapos ininit ulit. Nakita nila, yung pinalamig na kanin at ininit, mas mababa ang pagtaas ng blood sugar. Mas maganda sa mga may type 1 diabetes. So, ano explanation? Although, syempre, bilang internist, cardiologist, aral tayo sa PGH, nasabihin nila, maliit na pag-aaral to, eh, di ba? Pero, kahit maliit siyang pag-aaral, meron namang explanation eh. Merong theoretical explanation, bakit mukhang tama itong pag-aaral. Ganito kasi nangyari. Lahat ng carbohydrates, kanin man, patatas man, pasta man, or spaghetti, ang starch kasi yan, gawa yan sa mga glucose molecules na nakadikit niya, Pag niluto mo ang kanin, patatas, at spaghetti, naghihiwalay yan. Diba? Naghihiwalay yung mga molecules, naghihiwalay yan. So, pag naghiwalay yan, mainit na kanin, french fries na mainit, kinain mo yan nakahiwalay, mabilis ma-absorb itong glucose sa katawan. Sabi nga nung isang researcher, parang uminom ka daw ng soft drinks eh. Ganun daw kabilis yung pagtaas. Kasi nga alam naman natin, kanin, di ba, sa diabetes talaga nagpapataas. Kahit yung mga kakanin eh, nagpapataas, di ba? Patatas, nagpapataas. Mga pasta, nagpapataas. So, pag ininit mo yan, mas mabilis yung pasok ng glucose, mas mabilis yung shoot up ng blood sugar, high glycemic index ang tawag. Pero pag pinalamig mo siya, let's say, ininit mo na. Pagkainit mo sa kanya, pinalamig mo siya sa refrigerator. So, yung naghiwalay ng glucose molecules, magdidikit siya ulit. Mas malamig, mas dikit. Pag nagdikit na siya, tapos ininit mo ulit, let's say, ininit mo sa kawali o sa microwave, nung pag ininit mo, hindi na siya maghihiwalay ulit, parang dumikit na siya. So, ang nangyari, pag pinalamig mo isang bagay, magiging resistant starch na siya. Kaya nga, parang iba na lasa, di ba? Pag yung kanin na pinalamig, ininit mo, parang matigas-tigas na siya. Parang nagdikit na siya, parang na siyang paste eh. So, yung ganun parang paste na madikit na napalamig na kanin, mas mabagal ang absorption ng glucose sa katawan. Kaya mas hindi tumataas ang blood sugar. Yun ang explanation. Okay? Kaya pag pinalamig mo tong patatas, better to than french fries na mainit. Or itong pasta na mainit, pag pinalamig, cold salad, o initin mo na lang ulit, kaya lang yung lasa lang ang problema.
Ito yung glycemic index, pakita ko sa inyo ah. 'Di ba? Basta less than 50 ang numero, maganda for diabetes. Mababa. Pag more than 50, hindi maganda, mabilis magpataas ng blood sugar. Tingnan mo yung patatas, so ilan, no? 85 ang taas, so grabe. Kanin 65 ang taas, so 'di ba? White bread, grabe oh, 100 do. Talagang tataas talaga ang blood sugar mo dito. Tingnan mo ang gulay, ang baba, 15, no? Kaya kahit anong gulay ang kainin mo dito, hindi tataas ang blood sugar. Tingnan mo sa prutas, ang maganda, oh, apple, suha, mababa. Ang medyo bawal sa diabetes, ayan, oh, mangga, pineapple, bakwan, antamis, nagpapataas ng blood sugar. So, ang nangyayari dyan, kahit mataas ang glycemic index nitong mga kanin, potato, at spaghetti, pag pinalamig mo siya at ininit, mas bababa ang glycemic index niya. Mas better for diabetes. Yun ang positive. Kung gusto niyo pinalamig na kanin, lalo na yung mga estudyante galing sa school, umuwi, di ba, kumain ng bahaw. Pero mamaya pa, mamaya natin sasabihin kung team bahaw kayo o team hot rice. Pero meron ding side effect at danger ang pagkain ng pinalamig na kanin. Ito, pag-aaral to sa ibang bansa, merong mga bakterya, itong Bacillus cereus, mahilig siya sa pumunta at tumubo sa pinalamig na kanin. Okay? Tsaka itong bakterya na to, kahit initin mo, lutuin mo, isangag mo pa, iprito mo pa siya, kung ano pang gagawin mo, hindi siya namamatay. Kaya kung kayo ay mahilig sa lumang kanin, lumang ulam, tapos iinit-initin nyo lagi, di ba? Minsan magtatain na kayo eh, di ba? Magtatain. Okay. So yung kaning lamig ang issue natin dito, yan, cold rice, kaning lamig. So kahit initin mo, ayun ang problema. Lalo na pag yung kaning lamig mo, hinayaan mo na matagal. Sabi nga nila, within 2 hours, pag hindi kinain yung kanin, ilagay na daw sa refrigerator. Sino pwede tamaan ito? Mga bata, mga senior, mga buntis, mahina immune system. Pwede ka tamaan ito. Sa Amerika, maraming tinatamaan. Sa studies nila, 64,000 nagpo-food poisoning. Sa atin, ang dami rin nagtatay, di ba? So, hindi mo alam, baka mayroong ganitong bakterya din dito. So, ano gusto nyo? Mainit o malamig, di ba? Pag-isipan natin. Pero para sa akin, ito nga, nakakataas ng blood sugar, di kontian mo na lang, half cup na lang kainin mo, 1 cup. Ito, mas hindi nga nakakataas, eh, kung si Doc Lisa kumain ng bahaw, eh, 2 plato din, eh, di halos pareho din. Tsaka takot tayo dito sa food poisoning, eh. Nasa sa inyo. Kung takot kayo sa food poisoning o takot kayo sa blood sugar. So, cold and reheated rice, meron pa ibang pag-aaral to, ha? Nakita nila. Yung cooked pasta and pinalamig na pasta, mas mababa ang pagtaas ng blood sugar dito. Kasi malalasahan nyo naman, parang iba na lasa niya, di ba? Parang matigas-tigas na siya, parang nagdikit na yung glucose. Eh. Kaya nga recommended nila, instead of hot pasta, palamigin muna. Initin mo na lang ulit, pero medyo pangit na lasa. French fries na pinalamig, di ang pangit na lasa siguro ng French fries, di ba? Pag lumamig yung French fries, di ba? Wala nang, ayaw mo na kainin eh, di ba? Pero hindi nakakataas ng blood sugar. Pag sa saging, wag din daw overripe, di ba? Ano lang sakto. Pag bread daw, pwede rin pinalamig. Kaya lang, pangit na yung bread pag pinalamig. So yan ang epekto ng cold carbohydrates tulad ng kanin, pasta, spaghetti, at potato sa blood glucose level. So, nasa sa inyo kung worried kayo. So, paano kakain ng cold rice? Let's say, gusto nyo talaga kumain ito. Within 2 hours na pagkaluto, huwag hayaan na magkaroon ng mga bacteria, lagay na sa refrigerator. Hiwalay-hiwalayin yung lalagyan para hindi manatiling mainit yung gitna, mapalamig. Within 2 hours, yan, no? Tapos, kung kakainin nyo, within 3 to 4 days, dapat kainin nyo na. Hot rice or bahaw, nasa inyo po. Pwede naman bahaw paminsan-minsan, pero pag ako, kung hot rice man, konting ingat.
Ito, blood sugar. Ito'y sinasabi kong Bacillus cereus na talagang 64,000 in the US. From rice talaga siya. Ayan, ang kakaroon ng infection. Ano pa ibang pagkain na maganda for diabetes? Pakita ko ng konti, di ba? Bukod sa kaning lamig, ito rin, mga gulay. Yan, mababa sa glycemic index. Okra. Ayan, no? Ampalaya, ito talaga nagpapababa. Ito, mga broccoli, cauliflower, carrots. Yan, apple. Di ba? Mababa yan, kahit kumain ka sa dalawa. Ito, medyo mataas-taas konti. Pero pwede pa rin, mga 45 to 50 glycemic index. Orange. Suha, pwede. Strawberry, wag lang lagyan ng matatamis. Kamatis. Isda. Chicken breast, mas safe, less fat. Kanin. Ito, pwede ka brown rice, pwede ka wheat bread. Yun rin, may tulong din, mas mababa yung glycemic index. Kung sanay ka. Kaya lang pag hindi ka sanay sa high fiber. Tsaka pag pinalamig pala yung kaning lamig, ha, nagiging high fiber siya. Nagiging high fiber siya. Beans, oatmeal, at iba pa. Sana po nakatulong tong video ko para alam nyo na ano benefits ng kaning lamig. Pero syempre, meron ding side effect na babantayan natin. God bless po.